Nandito kami sa Parsa, guys, at naabutan kami ng ulan. Ano, ang itim kanina, sabi nung isa, no, 100% nag-gana rin kasi ang araw nga naman kanina. 100% daw na hindi magre-rain. Ayan na ang ulan, oh. Ang lakas. Lakas ng ulan. Ang itim kaya ng kalangitan. Oh. Tapos sasabihin niya kanina sa akin, 100% not gonna rain. Oh what? 100% not gonna rain? Where not gonna rain? Sus! What are you going to go? China, I did not work in here. 100% not gonna rain. Did you withdraw? Uh-huh. What uh-huh? Not working again. Oh, di, I will pay online. Pupunta kami ng ano, clinic. Kapacheck up ako. We will pay online. Ano, payphone. Phone pay. Hi guys! So ayan, nandito na kami sa bahay. Kadarating lang namin. Ang lakas ng ulan sa Parsa. Gumana na rin ako sa supermarket para bumili ng yeast. Maubusan na ako ng yeast. Kasi si Asher, pag nagustuhan niya yung isang tinapay, palagi yung nagpapagawa. Kaya ngayon, gumagawa ako ng pandikoko ulit. Bali, bumili ako ng vitamins ni Asher. Kaya iniwan kong do. Nilanggam na. Malinis yung kamay ko, naghugas na ako. Naghugas ako kanina, pumunta ako sa toilet para naghugas eh. Pagbuklat ko eh, may langgam na. Kinain na ng langgam yung do ko. Yeah. So, ito yung iniwan kong do. Kasi nga, nagpapagawa yung anak ko ng pandikoko ulit. Sa lahat ng ginawa ko, nung nakaraan, di ba nung nakaraan, tatlo yung ginawa ko. Spanish bread, pandisal at saka pandikoko. Pandikoko yung nagustuhan niya. Lalo yung natusta sa ibabaw. Ayun. Kaya, naisip ko na, sige. Dahil gusto niya yung pandikoko, pagawa siya ulit. Kaya sabi ko, sige, magbibake ako. Eh, nagkataon naman na last na yun, isang tablespoon na yeast, eksakto, natira. So, naihanda ko na din kasi yung ano, naihanda ko na kanina bago pa kami pumunta ng doktor. Kaya, so, hahatiin natin to. Galing talaga ni Asis. Sabi niya talaga, 100% hindi uulan, we. Inabutan kami ang lakas ng ulan sa Parsa. Yan yung 100% na hindi uulan sa kanya. 100% hindi uulan. Basta yung ang nangitim dito banda, hindi yan uulan. Pag dito yun, ganyan. Pag dyan, ano, dyan uulan niya. Pero walang ulan niya. Pagdating pa lang namin sa Parsa, umulan na. Yan yung sabi niya na hindi uulan. Kaya minsan dito si Asis, tatansyahin ko na lang yung laki. At yun, pumunta kami sa doktor nga. Nagpa-check up lang naman. Okay naman, wala naman problema. Bilhan ko na rin ng vitamin si Asher. Kasi nga, ang daming nakakapansin ang payat ni Asher, no? Pero okay naman siya sa pagkain. Wala naman akong problema. Hindi naman siya pihikan sa pagkain. Kahit na anong pagkain ang ibigay mo, kinakain niya. Kahit ano, halimbawa ang ulam namin, patatas lang at saka cauliflower, kumakain siya, patatas, cauliflower. Patatas na may string beans, kakain din siya, patatas na may string beans.
Kumbaga, hindi ko naman problema yung sa pagkain si Asher. Ano lang siguro, kaya lang siguro na mamayat si Asher. Napapansin nyo na payat si Asher kasi nga, lumalaki na siya. Ganyan. Lumalaki na, tapos malikot kasi siya. Hindi kasi siya yung bata na behave lang. Nandyan yan sa labas palagi. Alam nyo yung bata na palaging nasa labas, nasa layasan, naglalaro, ganun kasi siya. After ng, lalo sa hapon, after ng kanyang homework sa hapon, hinahayaan ko siya na lumabas. Pinapalaro ko siya dyan sa labas. Pinapaiskuti ko siya. O di kaya, nakikitakbuhan siya sa mga pinsan niya. Mas gusto ko kasi na ganun siya. Ganun si Asher. Kaysa matutok kasi siya sa kanyang mobile. Ayaw ko naman na natutok lang siya sa kanyang mobile. Gusto ko na ma-enjoy niya naman yung kasamang mga pinsan. Takbo-takbo. Laro ng bola-bola. Yun. Kaya sugod napansin nyo na mayat kasi nga ma-ano siya, malikot. Hindi na naman pantay-pantay. May malaki, may maliit. Pero binilhan ko pa rin siya ng vitamins kasi nga si Tonton nagtitiki-tiki. Pero uuwi kasi si Judy. Magpabili ako kay Judy ng silin. Sabi ko, bilhan ako ng tiki-tiki mo Tonton. Kahit dalawang bote lang ng tiki-tiki ni Tonton. Tapos dalawang bote ng silin ni Asher. Sabi ko kay Judy, bibilhan. Sabi niya, oo daw. So, babayaran ko na lang si Judy kapag balik na niya. Kasi magbabakasyon sila sa Pilipinas. Isang buwan. Isang buwan din ang bakasyon nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kasya na yan. Medyo malalaki itong gawa ko. Para mas sulit. Gusto niya yung pandikoko na ginawa ko nung nakaraan. Gusto niya. Panay kain. So, anong oras na ba dito? 2. Dumating kami dito mga 2:30. Sabi niya kasi yung nakaraan, Mommy, delicious, I like it, sabi niya. Mommy, you will cook again bread, okay? The one has coconut inside, sabi niya kasi. Kaya sabi ko, okay. Kaya, gagawang ko na lang. Eh, nung nakaraan, kahapon kasi, bumili ako ng sliced bread. O, tignan nyo ha, kahapon. Bumili ako ng sliced bread, no? Tapos, ang price ng sliced bread, 60 rupees. Kinain namin ng isang pares lang kami ni Asher. Kaninang umaga wala nang natira. Magastos ba? Kapag 60, palaging 60 every day, di minsan pag bumibili kami lang kinapay, hindi lang 60. Kasi, kaya ko naman sinabi na hindi lang 60 kasi minsan dalawang klase ng kinapay ang binibili namin. Ganun kasi guys. Kaya, minsan nakaka-120. Ganyan. Pag nabili ng 130. 120, 130, depende pa sa tinapay nila dito. May tinapay kasi sila dito, minsan ang price niya ay 85, lalo yung may palaman sa loob, yung 6 na piraso, 85 yun. 85 ang benta nila. Tulad nung, yung isang mahaba nga lang na gano'n na tinapay, tapos nilagyan lang nila ng cream sa gitna, 25, isang piraso, kaya nun. Kaya kung palagi kami nabili ng tinapay, naisip ko minsan, kung palagi kami nabili ng tinapay na ganyan, minsan naisip ko parang ang gastos, kaya minsan kapag may complete ingredients naman ako, sabi ko mag-bake na lang ako. Pero minsan kasi hindi ko din masabi na makapag-bake ako araw-araw, gawa nga ng si Tonton.
Kasi hindi rin naman, hindi araw-araw kasi pare-pareho yung ano ni Tonton. Kagaya ngayon, nakatulog siya, nakakakilos ako. Nung pumunta naman dito si Julie, na andyan si Julie na mag-aalaga, kaya nakapag-bake ako, ganon. Pero kapag kaming dalawa lang dito, tapos minsan hindi naman araw-araw na okay si Tonton, wala talaga. Hindi talaga ako makakapag-bake. Kaya minsan, nakakabili, bibili kami. Minsan hindi ako nakakabili. Pag uwi nung isa, makita niya na walang tinapay dito sa may mesa, sabi niya, nagugutom ako, anong pagkain ko? Ang takbuhan niya yung patatas sa likod. Papaano siya? Papaluto naman siya ng french fries. Yun naman. French fries naman ang takbuhan niya minsan pag hindi ako nakapag-bake. Kaya minsan, french fries, pag naubos ang french fries, ayan. Tatawag, asis, nagugutom daw ang anak mo, nasaan ka? Ganun. O, bili ka ng tinapay. Halimbawa, sabi niya, nandito ako sa Chinpur, o, uwi ka dito, dalhan mo ng pagkain. Yang anak mo, nagugutom daw. Ganun. Ganun minsan. Minsan naman, sasabihin ko kay asis, asis, bili ka, asis, nasaan ka? Minsan, pag tumatawag ako, madalas, nandito ako sa parsa. Ah, bili ka ng puri tarkari at saka yung jellybee. Ganun naman, minsan. Kaya minsan kinakain namin, puri tarkari, tapos jellybee, gustong-gusto yun ni Asher, kasi nga matamis nga naman yung jellybee nila. Minsan, kapag may budget, Mami, I want to eat burger. Burger naman. Minsan, I want to eat, pizza. Sasabihin ko sa kanya, ay hindi, magbibake na lang ako ng pizza. Sabi ko naman sa kanya. So, ganun. Eh ngayon, ayan, bake-bake naman tayo ng ating tinapay. Kasi nga, gusto nga kasi niya nito.